Hello guys, kung bago ka sa channel ko, please do subscribe for more videos like this. So, ito, i-review natin yung maliit na MPPT solar charge controller module na mabibili nyo sa Shopee. Ito ay isang 150 watts, 12.6 volts para sa lithium ion na 3 series. So, very compact yung design niya. So, maliit lang siya. Wala siyang kung ano man. Walang display. Walang USB. Pero, very compact na malaki yung space na matitipid mo using this. Lalo na kung gagawa ka ng power wall or power bank. Maliit lang kasi yung space na nagagamit niya. This is also IP67. So, okay lang ilagay sa labas at okay lang maulanan. In comparison sa sikat na murang PWM controller, ito siya. So, mas maliit siya doon. Yung PWM controller, maliit na. So, mas maliit pa siya doon kasi wala siyang display at wala rin siyang USB. So, maganda siyang gamitin for compact power bank or power wall. So, i-compare din natin yung performance niya, kung anong advantage ng paggamit ng MPPT versus PWM. So, i-connect natin ito sa battery and check kung gaano ka laki yung difference ng charge current pag na-connect na rin ito sa solar panel. So, gumawa ako ng simpleng test para ma-check yung difference ng sa PWM versus yung MPPT charge controller na to. So, kung napapansin nyo, sa MPPT, hindi masyadong bumabagsak yung voltage ng solar panel. Pero yung PWM, bumabagsak siya hanggang sa almost same voltage ng battery. So, yun yung dahilan kung bakit mas mataas yung nakukuha nating current sa MPPT dahil yung voltage ng solar panel ay hindi niya masyadong pinapabagsak. Hinahanap niyo yung pinaka-optimum voltage na pinakamataas ang power na makukuha niya. Unlike sa PWM, parang dinedirekta niya lang i-connect yung solar panel sa battery. So yung voltage ng solar panel ay almost pumapantay sa kung anong voltage ng battery. So, kung masyadong malayo yung voltage ng solar panel sa voltage ng battery mo, malaki yung magiging loss mo. In this case, yung 3 series na lithium ion, masyadong malayo kasi 12.6 yung max niya, pero yung ating solar panel is around 18 volts. So, malaki yung nagiging power loss natin. In this case, almost more or less 50% yung nagigain mo pag gumamit ka ng MPPT. So, sa test na to pala guys, medyo maulap, so pabago-bago yung reading, kaya ang ginagawa ko, mabilis kong nililipat yung connection from MPPT to PWM para lang mas makita natin yung difference ng kanilang charge current. So, kung napapansin nyo, sa lahat ng pagkakataon, mas mataas lagi yung nakukuha ni MPPT kesa sa PWM. So, this product is legit, and maglalagay ako ng link sa description para kung gusto nyo siyang tignan or bilhin. So, yun lang guys. Maraming salamat for watching. And please do subscribe for more videos like this. Thank you and God bless.